Marami sa mga kababayan natin na minimum wage earner. Instead na dumiskarte ng dagdag na pagkakakitaan, nagre-reklamo. Tamad lang talaga tayo or takot tayo umpisahan. Filipino laborers ask that the minimum wage be raised to $750 per day in order to cover their daily expenses. Pag nangangamuhan ka, may konti ka lang na pagkakamali, bawas sa sweldo mo. Kahit masama ang pakiramdam mo, kailangan pumasok kasi kung hindi, wala ka rin sa sahuri. Pinestion mo rin yung sarili mo, bakit nga ba akong mahirap? Instead of magtatambay ka lang doon na antayin mo oras, dapat productive yung oras mo. Dumiskarte ka, umextra ka, hindi po pwede, naaasa ka na lang doon sa trabaho mo. Kapag may negosyo, hindi lahat kapamilya yung magiging kasangga mo. Yung mga hindi ko inaasahan tutulong sa akin, yung pa yung tumulong sa akin. Ang hirap lumapit minsan sa mga kapamilya, lalo na kung walang tiwala at walang suporta sa'yo. Hindi ka na nga pinahiram. Nilait ka pa. Diniscourage ka pa. Once ako umangat, I'll make sure yung ibang taong nangangailangan is pay forward. You will be inspiring thousands and millions of Filipinos. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Makakasama natin ang may-ari ng isa sa mga nag-i-click na negosyo ngayon sa iba't ibang bazaar dito sa buong Metro Manila. Kasama natin ang may-ari ng Bags and Beyond, walang iba ang ating bossing, Pamela Lumibao. Welcome, boss! Thanks for having me here, boss Raymond. Kwento mo naman sa amin yung inspirasyon mo tungkol dito sa business mo. Inspirasyon ko talaga dito is my lolo. Kasi yung lolo ko dati is a bedridden person. Nahulog po siya sa kahoy. And then ang source na lang na mabuhay niya yung nanay ko is through bag making. From rattan. Kasi kami ay mga Bicolano. Marunong siya mag-harvest ng rattan and then ginawa niya yon na parang bag made of rattan. Tapos dahil doon, na-inspire ako sa ganun na pwede ko pala itong gawin na product. Sa mga bazaar ba, magkano yung kinikita ng mga kagaya ninyo nagbebenta ng mga locally made na products? Sa loob ng 3 days, okay na kami kumita ng 30,000 to 40,000. Every bazaar yan? Every bazaar. Sa loob ng isang buwan, kung nakakapwesto ka ng mas marami at malaki ang foot traffic ng bazaar na pinapwestohan mo, o pwede kang yumama, o pwede kang umasenso. Pwede po. Malaki-laki na rin ang kinita mo sa pagbabazaar. Malaki na din po. Bago mo na-discover itong very unique na product mo, nakita ko kanina, nilalagyan mo ng painting, you are also an artist. Yes. What do you do as an artist? Talagang mahilig lang ako mag-drawing. Mahilig lang din ako mag-paint. One day, meron isang doctor na kakilala ko. Sabi nila, Pam, can you paint me this one? Iriregalo niya lang daw sa nanay niya. After ko nagawa yon, na-post niya, doon nakita ng mga friends niya, saan mo ito nagawa? Then sabi niya, why don't you open, mag-start ka doing paintings? Tapos yun nga po, nagpe-paint ako sa canvas. Ang problema naman doon, not everyone can afford the canvas paintings. So, nung pandemic, nag-iisip tayo paano tayo kumita. Sabi ko, paano makakarating sa mga bahay-bahay yung paintings ko na hindi through canvas lang. Naisipan ko, why not everyday use natin as a babae is the bag. So, I think pwede ko ilipat yung paintings ko dun sa bag. So, dun ko naisip na, again, ilalagay ko yung paintings ko sa bag. Pero bago mo narating yan, sino ba si Pamela? Ayan, kwento mo naman sa amin. Laking bundok sa Bicol po. Anuling Kamalig Albay. Nakatira kami sa walang kuryente, walang source ng tubig, umaasa lang sa ulan. Siyempre, yung pang drinking water, kinukuha sa baba. Kailangan mo pang mag-travel 2 kilometers pababa. Kasi malapit po kami sa paanan ng Mayon. Pasok po kami sa 6 danger kilometer zone ng Mayon Volcano. Wala din pong access ng transportation. Mga motorsiklo lang. Kasi malalaki yung mga bato. Galing na sa Mayon na nilabas na nila during eruption. Laki sa hirap, kaya hindi po ako naninibago sa kahirapan. At doon din nakita ko yung pamumuhay ng aking magulang na binubuhay ng bedridden kong ama dahil sa paggagawa niya ng mga bags. Minsan po nagko-cover siya ng mga libro. So sabi ko, itong buhay kong ito, hindi ko papayagan na ganito pa rin ako hanggang sa lumaki. At yung mama ko naman ay housewife. Ang papa ko naman ay seaman. Nakita ko na yung sakripisyo ng mga magulang ko, magkahiwalay sila. Ang mama ko naman, yun ang nag-aalaga sa amin. Anim kami magkakapatid. Ang iba kong kapatid po ay naninirahan sa mga kapatid ng mami ko. Malaki ang sahod ng seaman. Bakit sa palagay mo, mahirap pa kayo sa mahirap? Yung seaman kasi noon, ang radio operator, hindi po ganun kalaki yung sahod. Parang hindi pa rin po siya sapat. And then, here comes na sabi mo sa akin kanina na bedridden yung lolo mo. So, kailaki na kailangan sustentuhan ito ng pamilya nyo rin? Hindi naman po. Yung lolo ko, dahil sa pagka-bedridden niya, dun ko nakita yung passion niya gumawa ng mga item na pwede niyang pagkakitaan. Yung lolo mo na bedridden, nakaisip siya ng pagkakakitaan in spite of his condition na bedridden yes, siya? Yes po. Yun yung
yung inspiration ko na eto nga, lumpo, hindi makatayo. Nandyan lang yung material. Kasi yung mga material na po yun, parang ginagamit po yun panggawa ng basket. Nakikita niya yung sa gilid ng kanyang higaan. Siguro that time, nakita niya, bakit hindi ko to gawin? Instead of basura, nagawin ko pa siyang bag. So doon nakita ko yung lolo ko na gumagawa ng ganyan. Maski 10 oras na ng gabi, basta feel niya gumawa, gumagawa yung lolo ko ng ganun. Paano ka nakapag-aral? Kami po ay mga Seventh-day Adventists. Meron po kaming school na nag-o-offer ng free. So doon kami in-enroll ng mama ko. It's just that sobrang layo po sa amin. Aside from 2 kilometers galing dun sa bahay bababain, sasakay ka pa ng jeep, siguro I think mga 1 hour papunta dun sa eskwelahan na yun. Pero within the city na po yung eskwelahan na yun. Araw-araw mo ginagawa yun? Araw-araw po ganun ang nangyayari. Kumigising na kami mga alas 4, maliligo sa umaga, walang init-init ng tubig. Yung sacrifices na araw-araw. Papasok sa eskwela, makikita mo yung mga kaklase mo, may baonan. Ako, nakaranas ako ng nagbabaon ako sa dahon ng saging. Magkano baon mo nun? Wala. Paano yung pamasahe? Actually, hinahatid kami ng magulang. Lakad, pagdating dun sa city, mag-jeep. Pero yung mama ko, nag-i-stay na po siya sa bahay ng kapatid ko dun malapit sa school. During that time, meron siya mga dalang paninda habang inaantay kami pa uwi. Dumidiskarte. Dumidiskarte po. Maliit pa lang ako, nandun na yung nakikita ko paano magnegosyo. Instead of magtatambay ka lang dun na antay mo oras, nakikita ko na yung oras niya, pinapahalagahan niya. Dapat productive yung oras mo habang may inaantay ka. Alam mo, napaka-importante niyan. Ang tinatawag ko dyan is modeling. Yung bata, may nakikita kang modelo na nagiging inspirasyon sa'yo na kailangan mong maging masipag sa buhay. Kung hindi ka magsisipag, eh mananatili kang mahirap habang buhay. Magugutom kayo. Yun nga eh, yung lumpo mong lolo eh. Kahit bedridden siya, ginagawa niya na pa rin ang paraan para kahit papaano, maiangat niya man lang yung antas ng kanyang pamumuhay. Doon ka namulat na balang araw, magninegosyo. Magninegosyo. At saka hindi papayag na ganun pa rin yung buhay. Kasi tayo, ang hirap din kasi isipin na, eh ikaw kasi laki kang mayaman, kaya ganyan ka. Ako naman, mahirap lang, so wala talaga ako mararating sa buhay. Hindi ganun dapat yung mindset. Okay lang, lumaki ka sa mahirap, pero huwag mong payagang mamatay kang mahirap. Dahil doon, lumaki ako ng matapang, porsigido, kinayang nung ibang walang paa, walang kamay, bakit ako hindi? Galing. Nakaka-inspire yung sinabi mo na yun, no? Na in spite of tagabundo kayo, pinipilit mong umangat sa buhay. Nakapagtapos ka ba ng elementary, high school, college? Elementary, high school, yes. College, second year level lang. Bakit? Financial problem din. Ang nangyari lang po sa amin sa college kasi kailangan ko ng transfer at makitira sa aking auntie na nakatira din po malapit dun sa school. Pero hindi po lahat ng araw nandun kami. Pag Monday, Tuesday, Wednesday, nasa bahay ako. Tinutulungan ko yung mama ko. Kasi sa umaga alas 4, ang kailangan namin gamin from Monday to Saturday, mangunguha kami niyan umaga pa lang. Alam niyo po yung prutas na passion fruit ngayon. So sa umaga pa lang, makikita mo siya nasa lupa, nahuhulog. Iipunin namin yung at least makaisang sako. Pag nakaisang sako ka na, ine-extract ng mami ko yon. Pinipiga namin, ine-extract. Siguro, I think 50 pieces na passion fruit, makakaipon ka ng 250 ml na juice. Concentrated yon. Dinadala yan ni mami, papunta dun sa eskwelahan. Dun pinibenta niya sa mga friends niya. Ako, tumutulong ako nun kasi nakikita ko, we can produce more kung tutulong ako. High school ka pa lang yan? Oo, mga high school. Naiya ako nun kasi yung mga classmate ko nasa area ng school namin, may mga laptop, cellphone, may lahat, samantalang ako wala. Andito ako, nagsisiga ng kahoy para maluto namin yung gluten. Gluten is made of flour. Yan po yung parang substitute sa protein. We use flour in substitute sa meat. Tapos meron pong isang fast food noon na parang nagustuhan yung product ni mami. Umu-order po sa amin noon. So umaga pa lang, nandun kami yung magpipiga kami ng soybeans. Habang yung mga classmate ko, nag-outing, nagaganyan. Nakikita ko na ingit ako. Kasi andun sila eh. Kumbaga sabi ko na enjoy nila yung buhay ng pagiging high school, pagiging college. Samantalang ako nandito, babad sa araw. Kung ano yung hindi ginagawa ng sa edad ko, ginagawa ko na. Should I say na nung bata ka, question mo rin yung sarili mo, bakit nga ba ako mahirap? Oo. Pero after kung na-question yun, naisip ko, salamat pala. Kasi kung hindi ako nabuhay na mahirap, hindi ko ma-appreciate yung mga bagay-bagay sa paligid ko eh. Pag ang tao, sanay ka sa mayaman, tulungan ka ng isang tao, binigyan ka ng ganito, ganyan, inabutan ka ng 50, hindi mo ma-appreciate eh. Bakit? Meron ka naman 50 eh. Pero pag ikaw ay galing sa hirap, tapos nakakita ka ng isang taong mahirap din, tinulungan mo kung ano lang yung kaya mo, appreciated ka nung tao yung sobra. Mapapasalamatan mo siya, bakit? Galing ka din dun eh. Alam mo yung pakiramdam ng wala. Na-appreciate mo ang pagiging mahirap. Yes. Naging grateful ka sa buhay at natuto kang lumaban. Ano pa yung mga ipinaglaban mo nung habang lumalaki ka? Nag-apply ako noon as a sales lady sa isang shoes company. Tapos, dahil doon, nagtrabaho ako ng 2 years dito sa Manila na mag-isa, walang kasama. So, nabuhay ako,
nandyan na yung na-hold up ako, naloko. Kasi wala po akong kakilala dito, walang relatives, natutong lumaban mag-isa, naging matapang, at nakapag-ipon. Paano ka nakapag-ipon? Eh, liit lang ang sahod ng sales lady. Actually, wala ka talaga maiipon pag ganun. Pero depende na rin po sa'yo, during that time din kasi, dumidiskarte rin ako. Nagba-buy and sell ako. So aside from sahod ko, meron pa rin akong extra. So maubos man yung sahod ko sa pagiging sales lady, meron akong mahuhugot na extra dun sa mga extra income ko. Alam mo, nagustuhan ko yung sinasabi mo, Pamela, no? Kasi marami sa mga kababayan natin na minimum wage earner, instead na dumiskarte ng dagdag na pagkakakitaan, instead na rumakit, alam mo ginagawa? Nagre-reklamo. Maliit ang sahod, mahirap ang buhay, walang maiipon, lubog sa utang. Kung totoo na talagang ayaw mo yung sitwasyon ng buhay mo na mahirap ka, dumiskarte ka, umextra ka, hindi po pwede na aasa ka na lang dun sa trabaho mo. Kasi maniwala ka sa akin, kahit yung mga kababayan natin na OFW na nagtrabaho sa abroad, kailangan pa nga nilang mag-dual job eh. Yung iba nga nagtitriple job pa eh, nagtatrabaho ginagawa nila sa isang araw para mas malaki ang kitain. Instead na mag-focus tayo ng karereklamo sa buhay natin, eh gumawa ka na lang kaya ng paraan. Sumukan mo din kasing gumawa ng paraan. Tapos tingnan mo din kung ano yung kakayahan mo. Tanungin mo rin sa sarili mo, ano ba yung purpose mo sa buhay mo? Hanggang dito ka na lang ba? Ako minsan, sir, isang bagay na gusto kong tingnan, tinitinan ko po yung mga ibang successful na tao. Sabi ko, ito noon, ano lang to eh. Lalo na mga classmate ko, ito sabi ko, ito yung mga binubuli lang namin nung time na yun. Pero bakit parang ngayon ganito na siya? So tinitinan ko, natachallenge ako eh. Bakit nakakaya nila ako, hindi ko kaya ang gawin? Actually, ang mga Pilipino eh, maparaan. Minsan tamad lang talaga tayo or takot tayo umpisahan dahil parang nandun pa tayo sa comfort zone na paano kung ma-reject ako? Paano kung hindi ako kumita? Di nakakaya doon sa mga nakakaalam na nag-umpisa ako tapos pagtatawanan ako dahil hindi naman nag-boom yung aking business. Naranasan ko rin po yung ganyan. O, anong ginawa mo? Noong una, umiyak ako. Pero sabi ko, bakit siya lang ba yung tao sa mundo? Hindi lang naman siya yung pwede mag-appreciate ng gawa ko. So kung hindi niya matanggap or hindi siya nagandan, I'm sure mayroon pong ibang tao dyan na magagandan at ma-appreciate yung product ko. Para ma-handle mo yung rejection, huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin. Kasi makakaharang lang yan sa'yo. Yan yung magpapatigil sa gusto mong gawin. Hindi rin po lahat ng mga nagsasabi sa'yo na hindi maganda is totoo. Ang iba dyan, ayaw ka lang talaga nilang umangat. Ayaw ka lang nilang mag-pursue. Kasi hindi nila kayang gawin yun eh. Ang sinasabi sa akin, Pam, hindi maganda yung paintings mo, ganyan-ganyan. The one that is saying ay hindi rin marunong mag-paint, sir. So paano kung masasabing mas maganda sa'yo, hindi ka rin nga marunong? One thing lang pumapasok sa isip ko, ayaw mo lang kasing gawin ko kasi hindi mo rin kasi alam kung paano gawin yan. Gusto mo maging pareho lang tayo. Ibig sabihin, nature ng tao yung crab mentality. Oh, meron din po mga ganun. Lalo na sir, pag artist din kayo pareho. Meron din po talaga dyan, magda-down talaga sa'yo. But one thing lang na aalalahanin mo is you are doing that para sa pamilya mo, hindi para sa kanila. Ano pa yung mga discouragements and mga rejections na nararanasan mo? Ang dami. Lalo na pag natatapat ka dun sa mga sikat na, madadown ka dahil, ba't nahalo siya dito eh? Parang hindi naman pang world class yung kanyang item or hindi pang world class yung kanyang mga gawa. Isang beses nangyari sa buhay ko yung meron akong item na binibenta tapos meron mga kakompetensya. Yung mga kakompetensya na yun, syempre, nagdi-discarte tayo. Mas mababa ko naman nahahango yung aking item that time. Ginawa nila ako ng kwento tapos sinira sa public. As in talaga ni live nila, pinagtulungan nila ako. Anong kwento ginawa sa'yo? Medyo mababa daw mag-price. Ang dami pang kwento. Pero pinabayaan ko yun. Hindi ko masyado pinansin at nag-focus ako dun sa paano ko ipapapatuloy yung aking business. Right now, nakikita ko sila. Dati nasa taas sila, sir. Pero some of them, unfortunately, bumagsak. Hindi ko naman winish na sabi ko, oh, karma mo yan. Na-realize ko dun. Instead na magalit ka, is yung mag-isip ka ng mas maganda. Kasi kung ano yung mas maganda na iisip mo, maganda rin yung mangyayari sa'yo. Pipiliin natin yung pakikinggan natin, yung tatanggapin natin sa sarili natin. Ito lagi yung tatandaan. Ang pinaka-importante lagi, yung pagkatao mo. Yun muna laging uunahin natin. Because how can you actually provide love to your family kung ikaw mismo hindi mo kayang i-provide yung para sa sarili? Mm-hmm. Nung naging sales lady ka, ano yung mga experiences mo sa pagiging sales lady mo na someday magninegosyo na lang ako? Ang hirap sa time, sir, lalo na pag nangangamuhan ka. Kasi gigising ka ng umaga. Pag may konti ka lang na pagkakamali, bawas sa sweldo mo. Kahit masama ang pakiramdam mo, kailangan pumasok kasi kung hindi, wala ka rin sasahurin. One day, sabi ko, bakit hindi ko gawing boss yung sarili ko? Na ako yung masusunod sa oras ko. Hindi ko kailangan mangamuhan dahil ayoko na nang may sinusunod na amo. Lalo na kung hindi naman maganda yung treatment sa'yo. Lalo na kung ang tingin nila sa'yo is nagtatrabaho lang sa kanila. After na sales lady, anong trabaho pa yung napasukan mo? Bumalik ako sa pag-aaral, sir. Nag-continue ako ng
college. Pero unfortunately, kailangan ko pa rin tumigil. Dahil that time, yung nanay ko, nakakaramdam na siya ng mga sakit-sakit sa katawan. So kailangan na namin siya ipagamot at i-prioritize yung kanyang health. Tapos, natigil kami sa pag-aaral dahil nga iba na din yung kondisyon ng mami ko noon. Sabi ko sa kanya, after nung pag-aaral ko, I think umabot lang ako ng 6 months, back to sales lady ulit. Nakapag-ipon, yung ipon ko doon, sir, sinimulan ko buy and sell. Tapos, ang priority ko talaga noon, paano ko mapapagamot yung mama ko. Hanggang sa nakapag-asawa ako, may mga anak na, nag-aaral na, that time na parang iba na talaga yung kondisyon ng mama ko, kailangan na namin i-sustain yung kanyang mga medicines. Ang ginawa ko po is plastic bayong bag. Yung parang fashionable na bayong na plastic. Isa po ako sa mga nag-umpisa niyan. Ginagawa niyo yun? Oo, ginagawa ko. Nag-umpisa lang ako sa 500 pesos. Yun ang puhunan mo? Yes, 500 pesos. Ang ginawa ko sa 500 pesos para maaral ko paano gumawa ng bag is to buy one. Bumili ako ng isang bag, binaklas ko. Pagka-baklas ko, inaral ko ulit siya gawin. Yung 500, binili mo ng bayong? Kasi gusto ko aralin paano siya buuhin. After kong nabuo siya, nangihiram ako nun sa relative ko. This is the painful time talaga. Yung, ay, eto na to. May pwede na ako pagkakita. Nakuha ko, na-discover ko na. I need someone na pwedeng maniwala sa akin, na pwedeng, ay, okay yan, maganda yan. So, number one, lalapit ka, kapamilya mo eh. But instead na mambilib sila sa'yo, kaya mo ba yan? Di mo kaya yan. Ang dami na nagsimula ng ganyan eh. Masikat na sila sa'yo, tapos ikaw gaganis, umpisahan mo. Hindi mo kakayanin yun. Hindi ka na nga pinahiram. Nilait ka pa. Discourage ka pa. So sabi ko, ang hirap lumapit minsan sa mga kapamilya, lalo na kung walang tiwala at walang suporta sa'yo. After that, tinuloy ko, sir, nangiram ako sa kaibigan ko. Pinahiram ako ng 2,000. Yung isang material, yung isang kulay ng isang bag na yan, yung isang strap, nagkakalaga ng 1,400 that time. Sa 1,400, nakagawa ako ng almost 26 pieces na bag. Binenta ko yung 26 pieces na bag ng 500 each. Kumita na ako, sir. That time, nakita nila maganda. Wala pang paint yun. After that, sabi ko, i-enhance ko ito through painting. Dinagdagan ko siya ng painting. Paintings, nabibenta ko siya from 1,200 to 1,500. So, doon, dumami. Nung nakikita na nila na gano'n na, inaasahan ko makakamustahin nila ako or... Pupurihin ka. Oo, pupurihin. Pero, sir, ni share ng post, ni support, wala talaga. Ingit na ingit ako sa ibang pamilyang gano'n na. Nagko-collab sila. Ay, pa-share naman kahit mag-live ka. I-share ka nila. Walang gano'n sa akin, sir eh. Kaya, sabi ko, one day, magiging proud din kayo sa akin. Ito ang masakit ko, kwento ka pa sa iba mo mga kamag-anak. Hindi lang, sir. Ang masakit doon, alam nila may product akong gano'n. Bumibili sila sa iba, same product. I sell perfume, I sell bags, gumagawa ako ng paintings. Pero makikita mo, bumibili sila ng perfume sa iba. Sabi ko, ba't hindi kayo sumuporta sa akin? Bakit? Ayaw niyo ba akong umangat? Gusto niyo ba kayo lang yung umaangat sa atin? Sabi ko sarili ko, once ako umangat, I'll make sure yung ibang taong nangangailangan is pay forward. Paparamdam ko sa kanila, kailangan nyo ng lakas ng loob eh. Pag magbinegosyo ka, kailangan ko munang dumaan sa hirap talaga ng sobra. Kailangan lang dyan is yung assurance na makakaya mo yung lahat ng bagay. Maganda lang na natutunan ko dito, sa pagbinegosyo, hindi lahat kapamilya yung magiging kasangga mo. Minsan, 100% na maniniwala sa'yo is ibang tao at hindi mo kakilala. Kung may kamag-anak kayo, suportahan ninyo. Ano ba naman yung isang share? Ano ba naman yung isang like? Ano ba naman yung isang heart? Eh kung yung iba-ibang mga tao, mga influencer, nakakapag-share kayo, nakakapag-heart kayo, sa ibang live seller, nagagawa nyo yun. Bakit hindi nyo magawa sa mga kamag-anak ninyo? Tumulong kayo. Tapos ang masakit nito, kapag umangat yung kamag-anak nyo na hindi nyo tinulungan, tapos uutangan ninyo ng pera at hindi kayo napagbigyan, sumasama yung loob ninyo. Actually, ako hindi naman ako, sir, mahirap kausap. Pag meron ako talaga, lalo na pag nakita kong kailangan niya, nauuna pa ako eh. Kailangan mo to, alam kong hihingian mo ko mamaya, bibigyan na kita ngayon. Ngayon, ang tanong ko naman, natulungan ka ba ng gobyerno? Yes. Yung mga hindi ko inaasahan tutulong sa akin, yung pa yung tumulong sa akin, number one talaga, yung aming mayor sa Quezon City. Sa kanyang programa sa SBC-DPO, ang ganda ng programa nila na tumutulong sila sa mga cute citizens na ma-promote nila yung mga small business at makaangat din. Isa ako sa beneficiary ng Pangkabuhayan Quezon City. Dahil doon, mas nakilala ako. Hindi lang ako kilala doon sa mga kapitbahay ko. Ngayon, kilala na ako sa buong Manila. Kahit saan po na basar, minsan po, meron kaming Paranaque, may MOA, may SMX, Gateway, kahit saan, kilala ng kahit sino. Teka lang, maraming nagsasabi na ang gobyerno eh, wala namang ginagawang mabuti sa kanyang nasasakupan. Puro corrupt daw ang mga government official. Ano masasabi mo ron? I disagree. Depende po siguro. Pero sa amin, sa Quezon City, ramdam na aming maliliit, kahit nandyan ka sa maliliit na area, naaabot ka ng tulong ng gobyerno. Hindi po sila nag-aantay na lumapit ka sa inyo. Sila
yung lumalapit sa inyo door to door. Ganon? Oo. Paano ako nakapasok ng Quezon City? Nakita ko lang yan sa TV. Tapos, nilalike ko lang yung mga post nila. Nung nag-inquire ako, sila yung tumawag, gusto mo bang sumali? So, bakit palalagpasin natin yung mga pagkakataon? Lungsod ng Quezon City ang nakatulong sa'yo kung bakit naging mayabong ang negosyo mo. Yes po, 80% ang laki nang naitulong ng Quezon City government sa aking negosyo. Puhunan? May dagdag puhunan sila, which is the 20,000. Binigyan ka ng 20,000? Binili ko ng makina. Bakit po? Dati, hango lang siya. Buy and sell. Pero ngayon, hindi na po, sir. Sariling tahi ko na, sariling gawa ko na. Dahil may makina na ako. How about sa exposure mo as a business owner? Ano naitulong sa'yo? Sobrang laki din po. Kasi imagine mo, mape-feature ka sa page ng Quezon City. Malaki din impact. Kasi yung mga tao kasi, ay, pre-promote ni Mayor, ibig sabihin legit to. Ibig sabihin maganda to. So, nandun yung trust, mas mabilis kang makilala ng tao. Ayan, so yung programa nakatulong sa'yo, marami rin mga kagaya mo, no? Ang natulungan din ng lungsod ng Quezon City. Na talagang yung mga maliliit na tao, tinutulungan nila, tinuturuan nilang magnegosyo. Sa din po pala akong graduate ng AWE, Academy for Women Entrepreneurship. Academy for Women Entrepreneurship. Sinong nagfa-facilitate? Mary Ann Clarkson, president po ng US Embassy based dito sa Pilipinas. Tuturuan kang paano ka gumawa ng business plan mo. Ito yung mga kailangan mo. This is where you should market. Hanggang sa makagraduate ka, kahit graduate na po kami, nandun po pa rin po kami dun sa mga susunod na batch. Tumutulong din po kami para ma-encourage yung iba to do the schooling. Okay. So talaga international pa ang standard ng coaching ninyo. Kumbaga relevant talaga. Ang maganda lang din sa amin libre. Ikaw pa yung binigyan. Galing. Free bazaar. May negosyo ka na, may pwesto ka na, may education ka pa. They promote your product pa. So, anong gusto mong sabihin kay Mayor? Sobrang maraming salamat dahil sa mga programa niya, maraming natutulungan. Sana huwag sila magsawa. Including Ma'am Mona Celinya, Sir Paolo Bores. Sana huwag sila magsawa na ipagpatuloy ang mga pagtutulong nila sa mga maliliit na tao. Dahil doon, marami silang nabubuksan na yung mga galing sa may mga depression, may mga problema, na halos wala ng pag-asa sa buhay. Hindi nila alam na natatouch nila dahil doon, na nagkakaroon ng pag-asa. Tapos, dahil dyan, nagkakaroon ng pangarap. Okay. Pamela, gano'n nakaganda ang tinatakbo ng negosyo mo ngayon? Kung ano ako ngayon versus dati, medyo angat na rin po ako ngayon. Matagumpay ka na. Matagumpay na din. Masasabi ko na din matagumpay. Bumenta ka na ba ng million? Malapit na, sir. 5-digit. 5-digit. Hindi ka na bumababago? Hindi na. Wow. And you now have how many bazaars na sinasalihan? Right now, ongoing po, may 2 bazaar ako. Siguro sa isang taon, nakaka 30 bazaar ako. Ano naman yung message mo doon sa mga kagaya mo rin na probably taga probinsya, sa malayong lugar, nahirap din sa buhay, nagbubukid, tapos gusto nilang guminhawa ang buhay nila, gusto nilang mag-try and magnegosyo. Huwag lang silang sumuko. Hanapin lang nila yung purpose nila. Tapos, sumama ka dun sa mga taong may pangarap din. Kasi kung ikaw ngayon, ang kasama mo, yung mga nandyan sa labas, nagchichismisan kayo, years from now, ganun pa rin kayo. Pero kung sumasama ka dun sa mga taong may mga pangarap, mahihila ka nila eh. Ma-absorb mo yung kanilang positivity, ma-absorb mo din yung kanilang pananaw sa buhay na kailangan natin ganito. Hindi ka makakontento sa ganito lang. So, mas maganda yung mas i-involve mo yung sarili mo sa mga taong may pangarap kung saan hihilain ka pataas. Okay. So, bago tayo matapos, anong gusto mong sabihin dun sa mga taong tinanggihan ka, nireject ka, diniscourage ka, probably mga taong nang maliit sa'yo nung nag-uumpisa ka? Thank you. Kasi, dahil kung hindi nyo ginawa sa akin yan, hindi ako nasaktan. Kung hindi ako nasaktan, hindi ako magpupursige. Salamat dahil doon, mas naging palaban ako. Mas naisip kong kailangan kong patunayan sa iyong kaya ko. Wow. Thank you so much. And, syempre, bago tayo matapos, baka meron kang gustong batiin at pasalamatan at gustong ipromote? Kay Ma'am Mayor Joy Belmonte, maraming salamat po sa inyong mga tulong, sa walang sawang tulong. Sana po, huwag kayong mapagod at mas marami pa kayong matulungan. Ayan. So, sa papa ko na nandyan pa, magpagaling ka, uuwi ako soon. Dad, magpakaray ka dyan. Mauli ako soon. Maikot-ikot pa kita. Stay tuned ka lang. May mga biyahe pa kitang dapat biyahiin. Thank you, sir. Thank you so much. And maraming salamat sa napakagandang learning opportunity na pinagkaloob mo sa amin. And of course, you will be inspiring thousands and millions of Filipinos across the globe. Thank you so much. Thank you so much. Alright, so huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And maraming salamat na rin po sa panonood sa Net 25. Muli, magkita-kita tayo and God bless inyong lahat. Thank you so much.